sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi ako magpapamakyan ng hate. Kailangan kong sabihin para malaman niyo. Ano natin? Tapos kuna natin yung tubig para malaman ninyo. Mag-usap tayo heart to heart. Ayan. Kailangan kong maglaba kasi wala na akong damit para sa aking isusuot. Okay? So, yan. This is it. I guess this is the right time for you to know. Bakit? Hindi talaga ako magpapabaksin this time. Sana maintindihan ninyo yung rason ko. Okay? Ang rason ko po, bakit hindi po ako magpapabaksin this time, siguro darating ang time na magpapabaksin ako. Pero this time, hindi pa. Kasi, kailangan ko pang ikonsulta ito sa aking doktor. Or, kailangan pa akong magpatingin ng isang specialista about sa kalagayan ko. Bakit? It's been ilang years na akong magka-cancer survivor. Noong umuwi ako galing sa South Korea, 2018, hindi ako naghingi ng medical records sa hospital kung saan doon ako na-confine during my operation, during my chemo, and during my radiation therapy. Kasalanan ko din bakit nagmadali akong umuwi. Sana yun yung ano ko, yun yung isa sa mga sinecure ko. Pero alam ko eh sa sarili ko na talagang hindi pa talaga ako handa sa vaccine kasi sa totoo niyan may problema ako sa paghinga. Yung connection, iwan ko lang basta dito kasi sa left chest ko, there is really a parang hindi ako comfortable pag humihinga ako. That is why sabi ng doktor ko when I was in South Korea, kailangan mong maglakad palagi para magiging healthy yung heart mo. Kasi yung operation ko malapit po sa heart. So, baka may mga veins, or hindi ko lang alam, baka may mga veins na talagang konektado sa puso ko na yan yung dahilan kung bakit hindi ganun ka-healthy yung ano ko, yung paghinga ko, ganyan. Pero inano ko siya. Kaya sinasabi ko sa inyo na yung pagkatao ko is para siyang abnormal na. Kasi nga, you know, di ba? Para nasa, ano na talaga ako, hindi na ako. So, yun po. Kaya, yun yung time na mag-vaccine. Iniisip ko talaga yun na kailangan ko talagang pag-isipan na what is, ano yung makakabuti sa kalusugan ko. Kasi di ba, at yan isa sa mga projects ko this year, kaya kailangan kong mag-ipon kasi magpapa-check up talaga ako and gusto ko yung check up na yon ay gusto ko magpatingin talaga sa specialista na yung check na yon, yung PET scan, yung mga ano diyan, yung mga medically ano diyan, yung mga medical professionals alam kung ano yung PET scan. Yung spelling ng PET is PET. PET scan, yun yung isa sa mga ginawang test doon sa South Korea sa akin na titingnan yung buong katawan mo. Para siyang x-ray, x-ray talaga siya pero mas accurate ba ang tawag doon? Correct me if I'm wrong. Basta hindi ko lang alam kung ano yung medical term. Basta yung PET scan na yun, yun yung makikita lahat ng ano ng katawan mo. Makikita siya kung meron bang problema sa mga organs mo sa ilalim. So yun na lang, ganun na lang pagkasabi. Kaya yun yung isa sa pag-ipunan ko this year kasi mahal yun eh. Sobrang mahal nung PET scan na yun.
At nang sa ganun, alam ko dito sa Cebu, mga may ganun yung mga ospital dito na mga malalaking ospital. Kasi dito sa amin sa Cebu, may mga malalaki din ang mga ospital. So doon ako ano, doon ako magpapa PET scan. So mag-ano lang ako mag walk in ako doon, mag inquire kung ano yung test na kinakailangan para malaman ko kung ano yung talaga yan, especially sa aking heart dito, na dito talaga yung alam niyo naman na dito yung ano, dito yung operation ko. So yun nga, sa kabuuan, bakit yun, ulitin ko po, bakit ayaw ko munang magpa-vaccine? Kasi nga, sa totoo lang, nahirapan talaga akong huminga. Oo, dati pa. Ito'y, sa mga hindi alam dyan, ngayon ko lang sinasabi ito, na after my operation, ang pinaka inaano ko, ang pinaka iniinda ko is yung medyo nahihirapan akong huminga. And sabi ng doktor ko doon sa South Korea, talagang factor po daw yan, kasi nga yung operation ko malapit sa heart, at saka dalawang operation ko na talagang parang kinompress yung ano ko, yung mga muscle ko. So kaya nahihirapan akong huminga. Kaya kailangan kong i-exercise yung, kailangan kong maglakad para sa cardiovascular exercise, para yung ano ko, magiging healthy yung heart ko. So that's the reason why na hindi ako ganun basta-basta lang magpaano, magpa-vaccine. Kailangan ko munang i-consult sa ating mga specialist. So akala niyo, di ba? Akala niyo yung mga pinapakita ko sa inyo na ganun, ano lang siguro ako, very strong. My personality is very strong, na kahit meron akong iniinda sa katawan, kailangan kong magiging positive. Kasi gusto ko pang mabuhay. Oo. So sana maintindihan ninyo yung kalagayan ko. Which is, hindi ko siya, kailangan kong ipaliwanag. Kasi yung iba kasi dyan is, yun nga, tanong ng tanong, bakit hindi pa ba ako, hindi pa daw ako nagpapavaksin. So ayan, ito na po yung sagot. Kailangan ko munang magpakonsulta sa specialization na tao. So yun. Akala niyo ano? Akala niyo sa kabila ng mga ginagawa kong pagpapatawa sa inyo, akala niyo ano? Akala niyo wala akong dinadamdam? Pero kahit may dinadamdaman ako, pero hindi ko ito ano, hindi ko ginawang malaking problema yung dinadamdam ko. Bagkus, nagdadasal ako para mabigyan pa ako ng Panginoon ng ano pa, ng medyo mahaba. Hindi naman medyo, so so sana bigyan pa ako ng Panginoon ng mahaba pang buhay. Kasi yung edad ko naman is nasa 40 plus pa lang ako. And hindi naman yun, hindi pa naman yun masasabi natin na matanda na, because life begins at 40. Pero hindi pa naman ako nagugud-ugud, di ba? So that's the reason why na ako talaga mahilig ako sa mga lakad, yung mga trabaho na talagang kailangan kong i-exercise, yung ano ko, yung puso ko. Kasi nga mahirapan akong huminga. That is why as much as possible iniiwasan ko talaga na magkaubo ako, magkasipon ako. It's because yun nga, pag nagkasipon ka, diba, mahirapan kong huminga. At saka yun, at saka hindi naman talaga natin naiiwasan na sa mga ganitong panahon, lalong-lalo na po pabago-bago yung klima, ay may ganun talaga, may tawag doon, inuubo tayo, di ba? So yun,
At saka, yes po, alam naman talaga natin sa panahon ngayon na may virus na kailangan nating ingatan yung sarili natin. So yun nga po, yan po yung rason kung bakit I need hindi pa ako magpaano. Hindi pa po ako magpapavaccine. It's because of that reason. Sana maintindihan ninyo. At yes, this year, I will, kailangan kong magpatingin ng specialista. And maghanap ako ng PET scan. Alam ko may PET scan talaga dito sa Cebu. So, hindi ko lang alam kung magkano. Kasi mahal talaga yun . Doon sa South Korea, yung isa sa pinakamahal na test sa akin after my surgery. Kasi bago ako lumabas sa ospital, PET scan muna yung required ng aking ng oncologist. So bago ako nag-radiation therapy, that's after my surgery, pinet scan muna nila ako. So isa yun sa pinakamalaki kong binayaran din, yung PET scan na yun. At yun yung test na kailangan ko para makita. Or yung una siguro ay maghanap ako ng oncologist dito sa Cebu para ipaliwanag ko yung nangyayari sa akin when I was in South Korea. Kasi nga, wala nga akong ikapakitang dokumento kasi hindi talaga ako nagdala ng dokumento. Hindi ako humingi ng medical records, which is kasalanan ko din yun, bakit hindi ako humingi ng medical records ko. Yung iniisip ko lang kasi nung time na yun, yung pagsabi ng doktor na kailangan mong umuwi sa Pilipinas kasi kung palagi kang nandito sa South Korea and then especially sa kalagayan ng trabaho mo, yung mabigat na trabaho tapos stressful na trabaho, ay talagang ako yung kawawa. Kaya yun yung ng doktor, which is ang doktor, kailangan, dapat sa akin yun, dapat ako talaga yung mag-insist sana. Nakalimutan ko din manghingi ako ng medical record. Pero hindi ko yun nagawa. Kasi nga, nagmadali akong umuwi yung time na yun. At saka siguro kung humingi man ako ng medical record, baka hindi din maintindihan ng mga doktor dito kasi naka-Korean. Or anyway, meron namang translator, interpreter, no? Sa mga gadgets. So, yun yung yun yung dahilan bakit ayaw ko munang magpa-inject. Which is, magpa-inject naman ako pagkatapos matingnan yung kalagayan ko. Sana maintindihan ninyo, no, na talagang kayo na, sa mga hindi alam dyan, yun nga po, isa po akong cancer survivor at alam ko na hindi lang po ako ang may dinadamdam na ganito. Marami pa po pa dyan. Marami dyan. Pero alam ko yung iba dyan ay nakamove on na sila and nakapag-inject na sila. Kasi nga, maganda na yung pakiramdam nila. Ako talaga hindi pa maganda yung pakiramdam ko. Lalong-lalo na sa paghinga. Kasi meron pa akong pangamba sa paghinga ko. Hindi ganun ka flowy
or hindi ganun ka, hindi ganun ka diretso yung paghinga ko. Meron pa siyang ano, meron siyang parang meron siyang sagabal. Ngayon ko lang sinabi ito na meron siyang sagabal at talagang factor naman siguro yun kasi nga yung operation ko talagang malapit yun sa puso. Sana maintindihan ko ninyo yun at sana na ayaw ko talagang magiging, ayaw kong mag-stress. Yes, kasi nga baka hindi na tayo makahinga tuluyan, simba ko lang. Simba ko lang. Kailangan ko, kailangan pa natin humiya. So yun. Saka, yun. Itindihin niyo ako. Saka, ako naman talaga sa sarili ko, alam ko naman yung ginawa ko. Kaya, kailangan ko talaga, ang panglaban ko lang talaga yun, no, is, syempre, palakasin yung aking immune system. Mula na itong iba. Yun na. At saka, yun na, isa sa mga, ano, isa sa mga paraan para magiging malakas yung immune system ko, yung avoid stress. So, huwag nyo akong stress, ha? Anong lang dyan sa mga tao dyan na nagbibigay ng stress sa akin? Please don't get me stress, okay? Huwag nyo akong stress. Yan yan, maglabab na ako. Maglabab. Saka, gusto ko lang talaga, gusto ko ang ganitong buhay na ako yung maglabas sa mga ano ko. Kasi nga, parang, ito yung trabaho ko sa South Korea, na ako lang talaga lahat. Diba? At saka sanay ako mag-isa. So, ganyan. So, ngayon, alam niyo na po, bakit hindi ako magpapabaksin muna this time around. Pagkain din tayo dyan. Kailangan ko lang talaga ang advice ng isang ano. Kailangan ko pa talaga muna magpatingin ng isang specialist. Okay? Maglaba muna ako. See you later. Bye! Kasi ano eh, umagas yung tubig. Kailangan kong maglaba para mamaya ay setting fret na lang ang volume.
So may nag-ano kasi dyan, may nag-basketball. Kasi malapit lang sa bahay ko ang tinatawag na basketball court. Diba? So, yun. At least alam nyo na po yung dahilan kung bakit hindi po muna ako magpapavaksin as early as this time. Okay? So, thank you for your understanding. And I know na marami pa rin magtatanong dyan. Oh my God. Pero okay lang yun. Ang importante ay I already explained my side. No? Explain lang po natin ng maayos para walang ano. Para lahat na intindihan. Diba? You have to explain it in a right manner. And thank you. Tapos na po akong magsampay for the first batch, meron pang second batch.